Bagamat wala pa ring translasyon sa susunod na taon, tuloy pa rin ang ibang aktibidad para sa pagdiriwang ng pista ng puong itim na Nazareno. Naiintindihan naman yan ng mga deboto bilang pag-iingat na rin, lalo't may pandemic pa rin. Si Joshua Garcia sa detalye. Rise and shine, Joshua. Ikinalungkot ng ilang deboto nang malaman nilang hindi pa rin maisasagawa sa Enero ang nakagawiang translasyon ng itim na Nazareno dahil sa kasalukuyan pa rin pandemya. Pero malungkot man, naiintindihan naman raw nila kung bakit kailangan pa rin mag-ingat. Kung para sa safety na naman ng bawat isa, susundin na lang po namin siyempre yon para naman po sa kapakanan po ng mamamayan po yun. May COVID pa eh. Okay lang sa akin yun. Tayo niya muna. Tsaka na lang basta talagang maluwag na lang. Wala nang pandemic. Ayon naman kay Reverend Earl Allison Valdez ng Quiapo Church, wala mang translasyon, idaraos pa rin naman ang mga misa, pagbisita at iba pang aktibidad. Simula pa lamang ng ikapito ng Enero sa Quirino Grandstand. So naroroon po simula sa ikapito ng Enero ang ating dating tinatawag na pahalik. Subalit sa mga pagbabawal na nailagay pa dahil sa nasa pandemya pa tayo ay minabuti naming tawagin itong pagpupugay. Kung saan makalalapit po ang mga deboto sa imahen ng itim na Nazareno, makapagdasal at mahawakan at punasan ang imahen nang may pagsunod sa mga sanitation measures na ating ipatutupad. Mula December 1 hanggang 15 at December 27 hanggang 29 ang schedule ng pagbisita. Sa loob naman ng 3 araw, mula January 7 hanggang 9, ipapakita ang imahen ng Nazareno sa Quirino Grandstand. Tinitiyak naman ng pamunuan ng Quiapo Church ang kaayusan at seguridad sa mga nalalapit na kapistahan, katulad na lang ng simbang gabi at mismo araw ng Pasko. We are closely working sa ating mga kapulisan at sa mga ahensya at tanggapan ng ating lokal na pamahalaan at pambansang pamahalaan para sa seguridad. Pinapayuhan naman ng publiko na tignan ang social media pages ng Minor Basilica of the Black Nazarene para sa anumang abiso mula sa kanila. Joshua Garcia, para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.